Kung ano yung tingin sa inyo ng tao, nakadepende sa helmet na suot nyo. Mga pun po, elipon ng pipi. Kung tank, sir? 97,500 lang. 97, sir. Price 97,500. Type 0. Bago ka dito? Bago ka dito? Hindi po, iniram lang po nila. Ah, bakit? Hiniram, bakit kayo iniram? Kulang po tao dito. Ah, yun lang kasi talang nakita eh. Sa loob ng Marikina, may clean. Ah, okay. Sa boundary ng Marikina. Alam ko lang kasi doon, nasa, ano, nasa Marcos Highway. $2 para less 3 pesos per liter. May voucher ako. Okay. Ay, wow. Ito na lang bibigay ko sa'yo, ha? Napunit eh. Okay lang po. Ayan. Shout out sa Clean Fuel. Eto. Hindi, wala nang discount yan. Points lang, points. Pupusa po itong mag-discount kasi drive card ko. Okay, anyway, alam nyo ba na ang helmet ay isang status symbol na para sa mga nagbumotor? Diba? Alam nyo yung status symbol? Kung ano yung tingin sa inyo ng tao, nakadepende sa helmet na suot nyo. Ay, nagpump ulit si ate. Meron pa akong extra 23 pesos. Kasi gamit ko yung drive card, which is never nangyari before. Pero thank you, Clean Fuel. Thank you. Salamat. Hey Cardo, change station. Hey Cardo, change station. Hey Cardo, radio off. Thank you. Hey Cardo, radio on. Hey Cardo, volume up. Hey Cardo, volume up. Ilang minutes din ako nasa EDSA, yung pala, nagre-record pa rin tong GoPro ko. Mabisa. Ah, welcome to Makati. Ricardo, radio off. Kaya talaga hindi pwede pang city tong sports bike na to eh. Piti ng kalsara. Akala ko talaga nung una hindi pwede sa kalsada yung mga ganito. Pero hey, mahalang ka, so I got you, bro. Sa antay ko lang talaga kaya pupunta rito ng big bike. Wala traffic eh. But anyway, like I said kanina, di ba, helmet. Hindi lang motor ang status symbol ngayon dito sa Pilipinas, or oh yeah, dito lang sa Pilipinas. Pati na rin kung ano yung suot mong helmet. Nadjudge ka na rin sa kung anong brand ang suot mong helmet. Pinaka-mainly, itong suot ko na to. Lalo-lalo na pag naka-big bike ka. Pag naka-big bike ka, tapos naka-ibo ka, titingnan, tapos makikita ng tao. Ano ba yan? Kayang bumili ng ganong kamamahaling motor, pero ang helmet, ganon-ganon lang. Ano eh, porket naka big bike lang, kailangan yung helmet mo, mamahalin na rin. Why? Doesn't matter. But yung mga naka-scooter, okay lang na naka-aray sila, naka-HJC sila, okay lang. Ano yun, dapat ang ano, itong Evo na to, kailangan pang small bike lang. Why? They serve the same purpose. Helmet is helmet. Safe din naman to. Doesn't matter what you say or what. Hindi dapat pagbasehan ang isang rider dahil sa suot niya ang helmet. Actually, kahit di lang naman ang Evo eh. Yan, ganyan. Yung mga suot ng Joyride. Itong suot ni Kuya. Yan, nasa kanan. Itong suot ni Kuya, nasa kaliwa. Di porket hindi nyo kilala yung brand. Minamaliit nyo na. Hindi dapat ganun. Ito ngayon ako dito sa BGC natin. Ang daming stoplight eh. Hindi na pa kayo nakontento na kumbaga, sa motor nyo na lang i-judge yung isang rider. Kailangan ba pati yung suot na helmet, kailangan kasama rin. Alam nyo, as long as na yung helmet na suot nyo is approved by all of the kailangan approved na mga tao para ibenta, para isuot, is okay na yan. Maboprotektahan ka na yan. Hindi ka lang mapoprotektahan yan sa mga hipokrito na nagsasabi na hindi ka dapat nagsusuot ng ganyang helmet kasi
maganda yung motor mo. Tapos ang init. Ano eh, nakadepende rin yung ano, yung gamit mo na motor, kung saan ka pwede magmotor, ganun ba? Diba? Kung mamahalin yung motor mo, big bike or whatever. Ano yung kailangan, dito ka lang sa BGC magmumotor. Tapos pag naka-scooter ka, hindi ka pwede rito. Ganun ba yun? Hindi dapat ganun. Nakakarindi na kasi yung ano, yung mga ganyang mga bagay-bagay na sinasabi nila na porket ganito, porket ganyan, porket mumurahin, hindi dapat sa ganito. Hindi mo napaku yun ah. Kasi meron akong isang ano, share ko lang sa inyo. Meron akong isang narinig na sa akin mismo sinabi. Sa akin mismo sinabi to. Na may kasama raw silang one time na rider. Nakabig. Pwede ba ako rito sa kanan? No cars, no motorcycles. So bawal. Anyway, yun. Nakasama ako sa isang grupo na to na nag-ride. Yan, grupo. Prior to that ride or to that group ride na nakasali ako, yung grupo na yun, may nakaride sila, nakakilala ko. I know for a fact na ganito ang suot na helmet, tong brand na to, tong nasa ulo ko na to, kasi isa siyang endorser. Hindi ko nasasabihin kung lalaki o babae, basta yun. Ang sabi sa akin nung isang guy na yun, na yun nga, yung nasa grupo na yun, sinabihan daw niya tong isang certain rider na to na wag etong ganitong helmet ang isuot next time pa nag-ride daw sila. Mga big bike to ha, big bike. Wag daw ganitong ano, kasi hindi raw safe. I'm like, alam ko, I represent the brand, pero paano mo malalaman na isang bagay kung hindi mo pa nasusubukan? Tapos malay-malay ko, makikita ko couple of months later, nire-represent niya naman yung isang brand na opposite nito, na direct competition nito. So, para niya ma-justify na yung pagsabi niya doon sa rider na huwag magsuot ng ibo kasi hindi raw siya safe. O kailangan daw branded. May tubig ba rin ito? Ay, meron. Anong ito tayo doon? Ito dapat ako, dapat ako minto. Tanga. Anyway, I know I've been ranting all of this time regarding this helmet. Hindi nyo ako maririnig na ganito dati kasi ano, ina-absorb ko muna yung mga naririnig ko ganyan-ganyan regarding this, and init na. Hindi ko nagpinaradang ganun kasi ang hirap i-atras nito mamaya eh. Ano ba kari tubig? Tubig, maliit. Oo. So good. Kuya, may lalik kami yung cellphone mo, kuya. Dejok lang, may kausap siya. Go na ba kami? Perfect day to wear shirt. Actually, kanina, pagalis ko sa bahay, makulimlim. Hindi naman makulimlim to the extent na mukhang uulan. Makulimlim enough to shirt wearing ride kind of day. Kaya yun, I just don't like stoplights. Ipapakita lang ako sa inyo ano dito. Statue. Ganda lang kasi na kinalabasan niya, kaya gusto ko i-share sa inyo. Dito lang ito dito sa Mototown, dito sa Pasig. Mototown o Bridgetown, however you wanna call it. Ayun no? Pakala ko dyan si Jordan eh. Ano for fact si Jordan yan? Eh, kalbo. Nakataas yung kamay niya. Ayun no? Shen. Wala lang, gusto ko lang i-share sa inyo na dito sa QC, may maganda rin. Well, di pala QC to, Pasig pala to. Ah, di ba? I'm under his balls. Kala ko may Mototown yan. Ulay pala. Ito ba tayo? Ayun, so, ngayon si Jordan. Napakinggan niyo yung vlog ko. Please don't get me wrong about dun sa content na ginawa ko. It's just a little awareness na, kumbaga, sa mga baguhang magmumotor pa lang o sa mga nagbabalak pa lang magmotor.
na I'm just saying na don't get that into your head na huwag kayo magpapa-apekto sa mga ganyang bagay. All you have to do is just have fun, go out there, ride your motorcycle, you know. Just always make sure na safe kayo. Just wear the helmets. Doesn't matter if it's a 4,000 peso helmet or a 40,000 peso helmet. If it's a big bike or a small bike, kung anong meron ka, just have fun with it. Ang importante na pag motor ka, ang importante nakapunta ka sa isang lugar na alam mong napakasayang pumunta kasi nakamotor ka. Palawig muna ako, init. Kanina pa ako inikutan na itong dalawa na ito para silang pating. Ayun yung, yung dalawang batang nakabike na yun. Kanina pa ako inikutan yan eh. Baka naman manghalang siguro. But anyway, yun lang. Just thought that gumawa ko ng vlog regarding this. Like I said kanina, matagal ko nang naano yung mga ganyan-ganyang bagay. Hindi lang ako nagsasalita. Ever since yung nagumpisa yung Evo na yan, madami ako narinig. Hindi nila ako nakikita ang nagre-react dun sa mga yun. Pero in all honesty, ina-absorb ko muna. And then, one time bagsak, ginagawa ko. Yeah, yun lang. Wala lang. And I'll see you guys on the next one. Babush. Ganda niya.